Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin malalaman kung sira ba ang ating starter relay o pwede pang gamitin. Dahil minsan, kapag ang motor ay walang push button at pinapagawa nyo sa mga shop, ang kadalasang pumapasok sa isip nila, yung starter relay palagi ang sira. Para maiwasan natin gumastos ka o gumastos yung ating customer, dapat alam natin yung basic troubleshooting kung paano ba malalaman kung sira yung ating starter relay o hindi. Ayan yung aalamin natin at iyan ang ituturo ko sa inyo mga katropa para maiwasan natin gumastos ng malaki sa ating motor o sa inyong customer. At para matumbok mo rin yung tamang wiring kung bakit walang push button yung kanyang motor. Buksan muna natin yung ating starter relay. Tsaka nga pala mga katropa, sa starter relay, dalawang klase siya. Mayroong bilog na katulad dito na mayroong wire at mayroon namang square na relay na gaya ng Honda, Wave 100 at Yamaha. Ayan yung square type. Pero next time, ituturo ko sa inyo kung paano din ito troubleshoot yung ganong relay para malaman nyo din kung papalitan na ba o sira na ba talaga. Pero sa ngayon, ito muna yung ating pag-aaralan. Itong starter relay mga katropa, walang pinagkaiba to doon sa ginagamit nating relay na pangbusina. Alam nyo ba yung relay na pangbusina? Yung katulad nitong ating transparent na relay. Ito. Sa relay na busina, mayroon tayong number 85. Turo natin muna. Ito yung ating number 85, number 30, number 86, at number 87. Walang pinagkaiba itong ating ginagamit sa busina dito sa ating starter relay. Same lang din siya ng function. At pwede mo rin gamitin itong ating transparent doon sa ating starter motor. Dito sa ating starter relay, andito yung number 30 at number 87. So kahit saan dyan yung dalawang yan, pwedeng ito yung number 30, ito yung number 87, or vice versa. Kahit sino sa kanila, sa kanilang dalawa, yung 87 at 30. Itong wire naman niya ay trigger. Ito yung ating number 85 at number 86. Or maaaring magkabalitan din. Ito yung 85 at yung pink yung 86. Walang problema kung saan mapunta yung 85 at 86 yan. Kasi ito ay trigger lamang. So ayan, walang pinagkaiba yung ginagamit nating relay ng busina at relay ng ating starter relay. Pwede mo rin gamitin yung relay ng busina para mapagana mo yung ating starter relay. Pero sa ngayon mga katropa, paano ba natin malalaman kung sira yung ating starter relay? Paano ba natin siya matutroubleshoot at matcheck bago kayo magpalit o bago nyo palitan yung inyong starter relay? Gamit yung ating test light, kailangan meron kayong test light kapag nagwa-wiring kayo para hindi nahuhulaan yung ating trabaho at pulido yung ating trabaho at sure na sure ka na sira talaga yung starter relay o yung piyesang ginagawa mo sa pamamagitan ng test light. Alright, so simulan na natin yung ating pagde-demo. Syempre, kailangan natin ng 12 volts battery para malaman natin kung sira ba ang starter relay o hindi. Ito yung ating starter relay at andyan yung ating battery na 12 volts. So, kailangan natin ng test light para malaman natin kung nagumagana ba yung ating starter relay. Yung ating clip ng test light, ilalagay natin sa negative. At yung ating starter relay dito, ilalagay natin sa positive. Maaring dito sa kabilang side na ito, focus muna natin. Maaring dito mo ilagay yung ating positive or dito sa kabila. Walang problema kung saan mo mailalagay yung positive natin. Basta yung isa dyan, ilagay mo yung positive. Halimbawa, kung dito mo nilagay yung ating positive sa kabilang to ng ating battery, ang ibig sabihin lamang yan, yung isang tornilyo ay papunta na sa starter motor. Or kung doon mo naman sa kabila nilagay yung positive ng battery, doon sa kabilang tornilyo, ang ibig sabihin, yung kabilang tornilyo papunta na doon sa ating starter motor. Ganun lang yung kasimple. Dito yung ating positive,
ng ating battery at syempre ito yung papuntang ating starter motor para matrigger niya yung makina or pwedeng magkabaitad niya silang dalawa. Kahit saan dyan, basta ilagay nyo lang yung positive dyan. Tapos ito naman yung ating trigger. So ito katulad ng transparent na relay, meron tayong 85 at 86. Itong dalawang wire na to, dapat mapasukan to ng negative at positive. Walang problema kung sinong negative sa kanila at kung sinong positive. Ang importante, mapasukan mo sila ng negative at positive para matrigger niya yung ating starter relay. So halimbawa, itong dalawang to, ilalagay mo siya doon sa negative at positive ng ating battery. Itong kulay pink natin, maaari mo siyang ilagay sa positive at yung yellow na mayroong lining na red, maaari mo rin siyang ilagay sa positive. Or yung pink, ilagay mo sa negative, or yung yellow, ilagay mo sa negative. Walang problema, basta itong dalawang to, pasukan mo ng 12 volts para matrigger niya yung ating relay. At yung galing sa battery, ibabato niya sa kabilang nut ng ating starter relay, ipapasa niya dun sa ating starter motor. So ganun yung principle nung dalawang wire na to. Ito ay trigger lamang nung ating relay. Ngayon, ilalagay natin to, yung ating kulay pink, sa ground ng ating battery. Yan yung ating ground. Siyempre, itong natitirang wire ng ating relay, siya na yung magsisilbing trigger ng ating push button or ilalagay mo siya doon sa positive ng ating battery para matrigger niya yung starter motor natin. Or maaaring vice versa mo, pwedeng ito yung dilaw na mayroong lining na red, ilagay mo sa negative ng battery at maaaring ito yung magiging positive trigger ng ating starter relay. So ganyan kasimple yan mga katropa. Yan ang mga ating camera. Ayan mga ating saglit. Alright. So pag ikinuntak mo yan sa ating positive, magi-click yung ating starter relay. So ibig sabihin, pag galing ka yung isang tornilyo ay galing dun sa kabilang tornilyo, lilipat lang siya dito sa bakanting tornilyo natin na papunta doon sa ating starter motor. Para malaman natin yan, naka-negative yung ating test light, ilalagay natin to sa, i-check natin itong bakanting tornilyo natin. So yun lang muna ha. At medyo maano yung ating camera. O yan, para makita nyo na umiilaw siya. Yan. Ulitin natin. Ito yung ating test light nasa negative at yung isang wire ng ating starter relay nasa negative din. So nangangurugan na yung natitirang pink wire ay siya yung magsisilbing positive trigger. Ngayon, kung i-test light natin itong galing battery, syempre magkakaroon siya ng ilaw kasi galing siyang battery. Yan, 'di ba? Yan, siya yung galing ng battery. Nakailaw agad diyan kasi naka-standby siya. Pero ito, pag kinlik mo yan, dapat mag-transfer siya doon sa tornilyo na walang wire kasi papuntang starter motor na to. Dapat mag-transfer yung contact ng positive doon sa ating starter motor kapag kiniklik mo yung pink wire na hawak ko ay inilalagay mo sa positive. Kaya lang ha, medyo magulo na eh. Naglulos na yung stand natin. Ito yung ating positive papuntang battery. Ayan. At ito, wala. Magkakaroon lang yan kapag kinontak mo siya. Contact natin siya. Yan, di ba? Ito yung papunta sa ating starter motor. At starter motor, pag na-trigger na siya, ipo-push button niya na yung ating makina o papanda rin niya na yung ating makina. Yan, papunta dyan. At pag tin-trigger mo yung ating relay, tatawid siya dito sa ating starter motor. Dito nakalagay yung ating wire ng ating starter motor. Tapos masusupply niya natin yung ating starter motor kapag pinindot mo yung ating push button. Katulad nito, kunwari ayan yung ating push button. Yan. Pero kung hindi siya umilaw, ang ibig sabihin nun, sira yung ating starter relay. Doon ka na pwedeng mag-decision kung magpapalit ka na ng starter relay. Pero kung umilaw siya, ang ibig sabihin niyan, hindi sira yung ating starter relay. Kailangan mong i-check yung ibang wiring. Huwag kang mag-focus sa starter relay kasi umiilaw naman siya. Katulad nito, pag kiniklik ko siya sa battery at hindi siya umilaw, ang ibig sabihin, sira yung ating starter relay. Kailangan muna magpalit ng starter relay mo. Dahil ito, papuntang positive, dapat tumawid siya dito. Tumawid siya dyan. Yan. So, kailangan muna test light talaga rito.
Hindi mo pwedeng hula-hulaan to na forget tumutunog yung relay ay maayos pa. Hindi pwede yon. Dapat may test light ka. Dapat ganito siya. Ayan, pag hindi siya umilaw na ganyan, ibig sabihin sira. Pero hindi ko nilalapat yung test light ko, ha. Ibig sabihin niyan, magpapalit ka na nito at doon 100% sira yung iyong starter relay. Yon, hindi ka magdudulot, ha. At yung customer may papaliwanag mo na sira talaga yung starter relay mo. Starter relay niya, dahil nakita naman niya na tinetest light mo naman talaga. Pero kung tinest light mo yung ang iyong starter relay, tinest light mo at umilaw na katulad nito, hindi sira yung inyong starter relay. Ang ibig sabihin niyan, kailangan mong i-check yung ibang wiring, maaring dun sa push button niya hindi nagkokontak yung kanyang push button, or maaring mula push button hanggang papuntang relay ay hindi nagkokontak din, or may naglulus na wiring. So ganoon lang kasimple, mga katropa, kung paano mag-troubleshoot at mag-check ng ating starter relay. Okay? So sana may natutunan kayo, mga katropa. Simple lang to, basic knowledge lang to na kailangan nyo malaman, nang sa gayon maiwasan yung gumastos na malaki or maiwasan yung magkamali sa inyong customer, dahil pag sinabi nyong starter relay ang problema at hindi naman ang iyon ang sira at nagpalit na kayo, syempre madi-disappoint yung customer sa atin. So kailangan pag nagpalit kayo ng piyesa nyo, dapat yun talaga ang problema. Para matumbok mo talaga ang problema, syempre kailangan nating i-test light bago tayo magsabi na ito talaga yung problema ng iyong motor. So yun lang, mga katropa, maraming salamat sa inyo at God bless, ingat sa pag-wiring. Thank you.